lang din yung gumagawa ng way para masaktan ka. So, dapat, huwag mo i-focus yung isipan mo sa kanya. What's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Katie and you are watching Humolas TV. Mga ka-peeps, Humolas TV, subscribe ka na! So, for today's vlog, mga peeps, is meron na naman tayong bagong ka-afam na topic. So, for today's vlog is signs na nawawala na ang love ng ka-LDR mo sa'yo. So, check it out! A few moments later. Yun, peeps, ha, magbibigay lang ako ng limang signs na nawawala na yung love ng ka-LDR mo sa'yo. Medyo masakit tong vlog na to, mga peeps, ha, but kailangan yung tanggapin. Baka mamaya ako yung awayin nyo, ha? Sorry na. Nag-vlog lang. Eto na, let's start. Number one na nawawala na ang love ng ka-LDR mo sa'yo is palagi na siyang busy, mga peeps. Naku, relate ako dito. Kung dati is very consistent yung pinapakita niya sa'yo, but biglang nag-iba after 6 months or biglang nag-iba after 1 year, kabahan ka na. Pero may mga nangyayari talagang ganun, mga peeps, ha, na palagi na daw siyang busy. Pero wala naman siyang trabaho. Anong kinabibisihan niya? So, mag-isip ka na, mga peeps, ha. Number two na sign na nawawala na ang love ng ka-LDR mo sa'yo is online siya, pero hindi man lang sinisin yung message mo. Ito yung pinakamalala, ha, yung napaparanoid ka na, palagi ka nang nag-overthink. Kasi nga, online naman siya, but hindi niya makuhang isin yung message mo. Isa lang ibig sabihin niyan, mga peeps, ayaw kanyang makausap. Kaya wag mong i-push yung sarili mo sa kanya kung ayaw ka naman niya makausap, mga peeps. So, let him go. I know na masakit, mahirap siyang bitawan kasi napamahal ka na sa kanya, na-in-love ka na sa kanya, but please, give value to yourself. Just love yourself. Yun ang pinaka-importante sa lahat, mga peeps. At least give 60% na love sa ka-LDR mo and 40% sa sarili mo. Kasi nga, ikaw lang talaga ang magsasuffer sa bandang huli. Let's proceed na sa number 3. Number 3 na nawawala na ang love ng ka-LDR mo sa'yo is may gagawin daw siya kaya hindi siya makapag-chat sa'yo. Ang malala is nakita mo na nag-heart react sa ibang profile. So, isang kasinungalingan yan, mga peeps. Kaya, simulan mo nang mag-investigate. Dito yung mga babae nagiging investigador na. Palagi nilang nagsustalk sa Facebook na, or sa mga social media ng mga jowa nila. So, kapag nahuli mo, wag mo muna i-confront agad. Mas hulihin mo pa, mga peeps. I-stalk mo pa. So, kapag marami ka nang naipon na ebidensya, so, ayun, let go. Hayaan mo na, mga peeps. Maawa ka sa sarili mo. Huwag ka nang magpaka-martyr. Huwag ka nang magpakatanga. Para lang sa love, ha? Huwag ganun, mga peeps. Dapat, ikaw yung hinahabol ng jowa mo at hindi ikaw yung naghahabol. So, let's proceed na sa number 4. Sa number 4 is, sinasabi niya na napapagod na siya. So, umabot na kayong 2 years. Kumbaga, sa first year ng relationship yung dalawa is, yes, andun pa yung mga kilig-kilig, andun pa yung mga update daw. Pero, biglang nagbago. So, ayun, peeps, ha. Lagi na kayong nag-aaway pala. Yung mga, kahit maliit na bagay lang is pinag-aawayan nyo na. Hindi na kayo nagkakaintindihan dalawa. Nagiging toxic na yung relationship nyo. And sinasabi na niya na napapagod na siya. So, isang malaking sign yan na nawawala na yung love or yung spark or yung kilig ng ka-LDR mo sa'yo. So, let's proceed na sa last na sign. Number 5, hindi na siya nag-a-update sa'yo. So, kumbaga, dati, may palaging good morning, palaging may good night, palaging may update kung saan siya pupunta, kung pupunta ba siya sa mga party or mag-meet na mga friend niya. Biglang nagbago, hindi na siya nag-a-update. So, isang ibig sabihin yan, mga peeps, na wala nang yung love or may nakilala siyang iba. Yes, that's the reality kapag nakikipag-LDR ka. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-focus sa isang ka-chat. Kasi nga, na-experience ko na yung mga yan, mga peeps, maawa kayo sa sarili nyo.
Kumbaga, ikaw lang din yung gumagawa ng way para masaktan ka. So, dapat, huwag mo i-focus yung isipan mo sa kanya. Just go with the flow, mga peeps. Hayaan mo lang. Kumbaga, sige, chat-chat ka lang. Hayaan mo lang. Mag-chat ka din sa iba. Magipag-chat ka din sa iba para at least, hindi palagi na nakafocus yung isipan mo sa kanya. Kasi nga mga peeps, sa LDR, marami pa talagang pwedeng mangyari. Kaya kung sino yung unang pupunta, kung sino yung unang imi-meet ka, doon ka muna mag-focus. Then, kapag hindi nag-work, so proceed. Wow, may ganun. So, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kerry, and I'm now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran. Kailangan mo ba na makakausap at magsasabi?